Noong nakaraan ay pinag-usapan natin ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas. Okay, itutuloy natin ang ating lesson at pag-aaralan na natin kung paanong napasailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol ang mga katutubong Pilipino sa pagdating nila. Kay ano-ano mga paraan ang ginamit ng mga Espanyol para tayo masakop at mapamunuan. Natatandaan ba kung sino ang lalaking ito? Itong nasa larawan. So ito si Miguel Lopez de Legazpi. At siya ang nagpabago ng pamumuhay ng mga katutubong Pilipino sa ilalim ng kapangyarihang Espanyol at nagsimula ito noong 1565. Kaysa ano ba yung role niya? Ano ba yung papel na ginampan niya? Kaysa mamaya, balikan natin siya. So sa pamumuno ng mga Espanyol ay sinasabing malaki ang papel na ginampanan ng simbahan o ng relihiyon para tuluyang masakop ang Pilipinas o ang mga Pilipino. Okay, so maraming ginamit na paraan at isa lang ito doon. Isa lang yung relihiyon o ang Katolisismo. Ano yung ginamit na mga paraan? Ano yung mga binabanggit ko? Okay, una, Kristyanismo. Sumunod ay reduksyon, tributo, encomienda at sa pilitang paggawa o polo y servicios. So yan yung limang paraan na ginamit para mapasailalim ng kapangyarihan ang mga namumunong Espanyol, ang mga katutubong Pilipino. So alamin nga natin, nakatulong ba ang mga pamamarangyan, ang mga patakarangyan, ano ang naging epekto sa ating mga ninuno. Kasi nakalagay dito, bagamat naging instrumento ito sa pagsakop sa Pilipinas, nagbigay daan naman ito upang magkaroon ng kamalayan ng mga katutubo para ipagtanggol ang sarili at pagbubuo ng bayan. Okay, tuloy natin, ang Kristyanismo. So dati, ang pagsamba o ang pinaniniwalaan ng mga katutubo ay yung alin? Ay yung paniniwala sa kalikasan. Diba? Yung tinatawag nating paganismo. Naniniwala sila sa mga aswang, sa mga diwata, sa kapangyarihan ng araw. Diba? Doon sa nakaraan nating lesson, si Akulaki, si Bathala, si Kabunian. So, yan yung pinaniniwalaan nila. So, sa pagdating ng mga Espanyol, sinabi nila na upang maligtas ang mga tao sa kasalanan at sila ay mapunta sa langit. Yan, inintroduce na nila yung konsepto ng pagkakaligtas sa kasalanan. Para daw mapunta ka sa langit, kailangan papalitan mo na yung relihiyon mo, yung pinaniniwalaan mo at dapat ikaw ay magpabinyag na maging Kristiyano o Katoliko na nagsasama ka na sa kanila. Eh, so tinakot nila ang mga tao para sa kanila na susunod. So ginamit nila yung Kristyanismo para mapasunod ang mga katutubo. So nagpadala ang Spain ng mga taong mumuno para sa misyon na ito. At ito yung mga praile o yung mga paring Espanyol. Kaya tinawag namang Kristyanisasyon ang misyon ng mga praile. Si Miguel Lopez de Legazpi, yung una kong ipinakita sa inyo. So siya ay dumating sa Pilipinas noong 1565 at kasama niya si Andres de Urdaneta at limang paring Agustinian. So sila ang mga itatalaga para pasimulan ang pagmimisyon o ang pagpapakalat, pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. So sa bawat parokya, sa bawat bayan, nagtalaga sila ng kura paroko. So yun yung magmimisa doon, magbibinyag doon. Sa Cebu naganap ang unang pagmimisyon ng mga praile. Saan tumanggap ng Kristyanismo ang pamangkin ni Rahab Tugpas si Isabel. Ay bininyagan din ang mga bata malapit ng mamatay at ilan pang mga napaniwala nila noong 1566. Ay piruin nyo, meron pang isang Muslim mula sa Borneo
ang napaniwala na magpabili niya kasama ang kanyang anak, panugang at apo. So, sa katagalan ay nagpabinyagin si Rahatupas at ang kanyang anak na, si Bisukan at iba pang mga pinuno noong 1568. Ay tandaan nyo yun, ha? Nagsimula sila 1565. Pero 1568 pa nila na nakumbinsi si Rahatupas na magpabinyag. Kasi nga, mayroong mga Pilipino, mga katutubo na mas pinaniniwalaan pa rin nila yung paganismo. Kaya lang sa minsan sa ibang dahilan, meron mga katutubo ang nagpabinya para maging katoliko. Isa pang pagpatuloy ng misyon ay nagpadala ng dagdag ng mga misyonerong fraile ang Spain. Bakit? Bakit kailangan ng iba pang grupo na magpapatuloy ng misyon para mas mapalaganap nila yung Catholicismo, Christianismo, doon sa mas malawak na lugar. So, binigyan nila na ang kani-kaniyang lugar na pupuntahan ng Braille. Nag-ihati na nila, inasign na nila sa iba't ibang probinsya para hindi lang isang lugar yung kanilang pinagal. So, nasakop na o napagmisyonan na ang Maynila, ang Gitnang Luzon, ang Timog Luzon, ang Ilocos at ilang bahagi ng Visayas. Ay sa pagdaan ng mga panahon, diba ang kasama ni Miguel Lopez de Legazpi at ay ang mga pare Agustin niya noong 1565. Noong 1577 ay nagdala na sila ng mga pare Francis at noong 1606 ay nagpadala na rin ang mga pare Recoletos sa Pilipinas para magpatuloy ng misyon. Okay, so, pero ito yan, iba't ibang grupo ang hindi madala. Table na ito. So, eto yung kanilang mga kumbaga ay territory na pag-divisionan. So, ano ang nagbago nung na-introduce na yung Katolisismo? Okay, so, una, kung dati ay maraming espiritong sinasamba ang mga katutubo, ngayon ay isa na lang ang sasambahin. Ha? So, ipinakilala na sino? Sino ang pinakilala ng mga Espanyol? Okay. So kung dati ang namumuno sa larangan ng espiritual ay ang mga babae o ang mga babaylan. Okay, kung napanood niyo dati yung Bagani, napanood mo yan, alam niyo ba yon? Yung palabas ni Liza at saka ni Enrique. Yan, meron dong babaylan, di ba? Okay. So meron talagang ganun nung panahon ng mga ninuno natin. So, totoo yung mga babaylan. Pero walang magic. Walang magic na kasama. So, sila yung nagmimisa at nagsasagawa sila ng mga ritual bago makipaglaban yung mga bayani natin dati, yung mga bagani. O kapag merong kapag bago magtanim ang mga magsasaka, nagsasagawa ng ritual ang mga babaylan na yan, dito yan sa larawan na ito, at nagdadasal sila na magkaroon ng masaganang ani. Binibless yung pala yan, ganun. So, pagdating ng mga Espanyol, ay ibinawal na, tinanggalan na ng kapangyarihan ang mga babae. Bawal nang magsagawa ng ritual ang mga babaylan. Bakit? Lalaki na lang po ang pwede mamuno sa mga ano sa mga ritual na ito at ito ang mga pari. So at kung dati walang lugar na pinupuntahan ang mga katutubo para sumamba, nagpatayo na ng simbahan ang mga Espanyol para malikom o maipon ang mga tao at doon magsasagawa ng misa. Dati, pag magsasagawa ng ritual ang mga babaylan, pwedeng ito ay sa doon sa palayan, para doon sa pagbe-bless ng taniman. Pwede din naman na doon sa kanilang maluwag na area lang at doon sila magsasayawan at magkakantahan.
Pero sa pagdating ng mga Espanyol, nagpatayo sila ng simbahan. Doon pupunta ang mga tao para makinig ng misa o magpabinyag. So pinili ng mga praile, merong mga pagdiriwang na pinili ang mga Espanyol na pwedeng isagawa sa panahon na ito. So nagsimula na ang pagsasagawa ng mga piyesta kung saan itinatanghal ang mga santo. So ayan na, 'di ba? Sabi niyo, sabi natin, no, dala-dala ng mga Espanyol ang estatwa ng Batang si Jesus, o ang Santo Niño, at iniregalo niya ito kay Juana. Ha? Nung sila ay nagpabinyag. So doon nagsimula ang piyesta ng Santo Niño. So kapag birthday ng mga santo, doon itinatapat yung mga piyesta at doon ipinapangalan. Kapag piyesta ng mga magsasaka, ang paniniwala sa espiritu ay pinalitan na din ng paniniwala sa mga santo na may kani-kaniyang larangan ding pinangangasiwaan. So yun nga yung sinasabi ko kanina. So ginamit na din ang holy water sa pagbibinyag at ito ay pagpapatuloy lang ng kinagis ng pagpapahalaga sa tubig. Okay. Bilang ano, gamit sa paglilinis ng katawan at kaluluwa ng mga katutubo. Dati naman kapag nagbibinyag, 'di ba nilulubog yung mga sanggol sa dati nga nakikita ko sa libro, sa ilog nilulubog o sa dagat nilulubog. Pero ngayon, ano, pinakilala ng mga Espanyol ang paggamit ng banal na tubig o ng holy water sa simbahan. So winawaswas lang. Okay, so ano pa yung mga pagbabagong at mga pagpapatuloy sa paniniwalang panrelihiyon? So ito na ang simula. Malinaw ang naging pamamaraan ng mga praile sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at tanggap ito maging ng pamahalaang kolonyal na laki ang papel na ginampanan ng mga praile sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ayan na. So parang nagkakaroon ng mas matinding kapangyarihan yung mga praile gamit ang Kristyanismo sa pagsakop sa mga ninuno natin noong unang panahon. At ito na, pumasok na ang mga conquistador. Ano naman sila? Sino ba sila? Ha? So namimili na yung mga praile na mga taong pagkakatiwalaan nila at magiging katuwang nila sa pagpapalaganap ng Katolisismo sa panahon na ito. Pinakilala na nila ang konsepto ng mga demonyo. At sinabi ng mga praile na yung mga gusto nga maligtas sa kasalanan at hindi makuha ng mga demonyo ay sa kanila maniniwala at sa kanila susunod. So meron ng ano, parang nananakot na. Ha? Kailangan lahat kayo ay magpabinyag. Bakit? Para sa langit kayo mapunta, hindi kayo mapunta sa impyerno. Ang mga hindi naniniwala sa relihiyon na ito ay nasasakop ng mga demonyo. So ayan, ganyan. So sa palagay nyo ba, naniwala ba lahat? Lahat ba ay pumayag na magpabinyag? Yes. Okay, so hindi po. Hindi lahat ay naniwala at hindi lahat ay nagpabinyag. Kahit na sinasabi na sila ay mapupunta sa impyerno. So ang reduksyon ay isa pa sa ginamit na paraan ng mga Espanyol para masakop ang mga Pilipinas. At ano ang ibig sabihin nito? Ito, pinilit na nilang likumin ang mga katutubo. Ha? I-uproot sila dun sa kanilang tinitirahan. Ha? Palipatin sila ng lugar. I-evacuate sila. Okay, so dati, ang mga katutubo na nakatira sa tabing ilog at kabundukan ay pinalipat ng tirahan papunta sa bayan na tinawag nilang pueblo. So bumuo na sila ng bagong bayan. At doon palilipatin lahat ng mga katutubo. Bakit? Bakit hindi nalang nila pabayaan na nakatira sa bundok, na nakatira sa tabing ilog ang mga katutubo? Eh kasi dati, ang lalayo ng mga pinupuntahan nila.
Diba? Pag may gusto silang sabihin, ang layo ng mga, yung mga nakatira sa tabing ilog, ang layo naman yan doon sa susunod na bahay. Hindi naman uso dati yung dikit-dikit na bahay, malalayo. So nag-isip ng paraan ng mga Espanyol, paano sila madadalian sa kanilang mga trabaho. Kaya ito na ang binuo nila, ang pueblo. Yan, kung makikita ninyo, tabi-tabi na yan. Hindi na sila mahihirapan. Ma'am, bakit po may space sa gitna? So, ito na. So, bakit sila pinalipat? So, ito yung kanilang hashtag goals. Okay, una, para mapatupad ang mga batas sa mga katutubo. Pangalawa, syempre, ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Pangatlo, mas mapadali ang pangongolekta ng buwis. Four, para mabantayan ang mga katutubo. At ang huli ay para mahuli ang mga katutubong lumalabag sa batas. So ang galing, di ba? Para makontrol ang mga katutubo, tama naman ito, ilagay mo sila sa isang lugar at bantayan mo sila doon. Okay. So sinasabi na ang pueblo ay tinatag upang maayos ang pamumuhay ng mga katutubo. Para maging sibilisado sila. Para mas madali silang matuto ng mga batas. So ang sentro ng pueblo na nagsilbing himpilan ng Kristyanisasyon sa tiyak na pook na ito ay ang simbahan. Kay kalapit ng simbahan ay ang paaralan, ospital at pulisya, himpilan ng pulisya. Sa tapat naman ito ang plaza o ang isang hugis parisukat na bukas na espasyo at mula rito ay nagsasanga-sanga ang mga daan. Okay, lahat ba kayo ay nakarating na doon sa area ng ating simbahan at munisipyo? Iyon ang pueblo. So, nandun yung simbahan, di ba? Nandun po ng himpilan ng pulisya ang munisipyo at nandun pa din dati nga ang plaza. Ma'am, wala na po ako nakikita doon na open na space. Okay, so yung area na may Christmas tree, okay, kung napipicture nyo ba yun sa isip nyo, yung opisina ng DRRM at saka ng mga business permits ng kinukuhanan nun, iyon dati ang plaza. Bukas yun dati nung bata pa ako. Meron dong basketball na court. Meron doon hoops sa magkabilang dulo at meron doon mga upuan. As in rectangle siya na space. Parang park. So, iyon ang plaza. Okay. At ang katabi ng simbahan ay ang paaralan, ang Nuestra. Diba? So, napipicture nyo ba? So, iyon ang pueblo. So, doon magsasagawa ng misa sa simbahan. Iipunin ang mga tao doon. At kapag merong pa-meeting doon sa plaza. Sa plaza din nag-uupo ang mga tao para magpahinga at magpasyal-pasyal. So ibinatay ang paninirahan sa pueblo sa ilalim ng tunog ng kampana. So kailangan kasi naririnig natin yung ano ba yung kampana? Yung batingaw, yung bell ng simbahan. Bakit? Kaya kailangan pag tumunog na yung kampana ng 6 o'clock, anong gagawin ng mga tao? Magdadasal na. Yes po. Mag-oorasyon na. Kaya wala ng tao sa labas dapat. Lahat ay nasa loob, nakalinis na ng katawan, nakaipo na ang pamilya. At hindi po nasa loob na ng bahay. Pag 6 o'clock na ng gabi, wala na dapat na sa labas. Kasi po, mag-oorasyon na, magdadasal na po sila. So, ma'am, paano po yung mga malayo naman sa simbahan? Kay kabisera ang tawag sa mga tirahang abot ng tunog ng kampana. So, yung gitnang bayan, abot pa yan. Yung MH, abot pa yan. Santa Ana, abot pa yan. So, kabisera yon. Bisita naman ng mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabisera. Okay. So alam nyo ba yung maliit na simbahan sa may Santa Ana, yung chapel, sa kaliwa ng simbahan?
So, iyon ang bisita. Dito sa dulong bayan, yung simbahan sa dulong bayan, alam niyo po, sa may tapat din ng plaza nila dati, yun, bisita din ang unang tawag doon. So, sila naman yung nakapaligid sa kabisera, nakapaligid doon sa gitna.